Hello mga best, welcome back again sa ring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood at pag-share ng inyong mga ideas and comments. Sa mga bago, welcome sa inyong lahat mga best. Isali nga pala sa mga hindi pa ako kilala. May nagtanong tayo. Shoutout sa inyo, sana okay na kayo. And today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment. Actually, yung mga messages dito sa WhatsApp ang ating babasahin ngayon. Kasi nga matagal na akong hindi nakapagbasa dyan. Busy ang lola nyo at walang time. At minsan mga anak talaga yung gumagamit ng cellphone ko minsan. So, today's video ayaw kong sayangin ng oras. Shoutout sa'yo, Bess. Alam mo kung sino ka at sa mga posibleng makaka-relate sa'yo. Hello, Bess. Good day po. Hinahanap ko talaga ang iyong contact sa WhatsApp para manghingi ng inyong opinion. 2 weeks ago, I met this guy from Christian, Filipina. We became friends. He courted me, tapos ang bilis lang po kami na kaagad. Mabait po siya after 4 days. Pinadalhan niya ako ng kunting pera. At nasunan pa ulit. Maliit lang, pero at least nagbigay. Araw-araw at gabi ang pag-uusap namin through video call. Pupunta raw siya sa first week of July dito dahil may hinihintay lang siyang pera. Retired na po siya, 62 years old, at pareho pa kaming birthday. Matanda lang siya ng 10 years sa akin. Hanggang nagtapat siya na meron daw siyang psoriasis. Nag-research ako, I found out, di naman pala contagious. One day, nagpa-doctor siya para sabihin sa doktor na meron daw siyang pakasalan na Filipina sa Pinas. Kaya gusto niya maging ready hanggang discover niya from the doctor na meron siyang genital warts 30 years ago. 33 years ago na raw. Nagkaroon siya, nahawa daw siya sa girlfriend niya na negra. Nung binata pa siya noon, akala niya wala, pero after 30 years, bumalik ulit. Nagiging honest at goddess goodness naman siya sa akin. Wala siyang itinatago. Ngayon po, nag-second thought po ako kung ipagpatuloy ko pa ba. Mahal na daw niya ako at umiiyak siya at nagmamakaawa na huwag siyang iwan dahil gusto niya raw akong makasama habang buhay. Tanggap niya ang isang nag-iisang anak ko po. Please enlighten me, si Sally. God bless po. Salamat po. Ang psoriasis patient pala ay mabilis ma-stress at ma-depress and secured at laging nag-self-pity. Hindi ko pa siya mahal kasi lagi ko iniisip ang advice mo na huwag ma-inlove sa afam. Nabigla ako. Actually, shoutout sa'yo, Bess. Maraming salamat sa pag-share mo. Sa mga psoriasis naman, hindi naman maraming ganyan, Bess. Mga parang ano lang yung konting virus nga, konti lang nga. Nagagamot naman yan. May mga krem naman na gamot dyan. May kasama nga ako dati sa trabaho, may ganyan. May gamot na binigay sa kanya sa doktor. Na medyo na-stress sila, mainit ng ulo. Siyempre, makatilin yan. At saka, siyempre, disturbo sa balat mo yan. So, normal lang yung feelings na ganyan. So, sabi mo, si Afam, pupunta, nagpadala ng 2 beses sa'yo. Hindi naman malaki, pero at least, nagpadala siya. At si Afam ay gusto niyang pumunta sa Pilipinas ngayong July at nagpa-doktor daw siya. Kasi may pakasalan siyang Pilipina. At doon, nalaman niyang may ano siya, ano, genital warts. Genital warts, 30 years ago nagkaroon siya, nahawa sa girlfriend niyang negra, tapos bumalik daw. So ngayon, nag-second thought ka na, nagdadalawang isip ka na. Mahal na may tanggap naman niya yung anak mo. At nagmakaawa si Afam dahil ayaw niyang iwanan mo, dahil mahal ka niya, gusto ka niya makasama habang buhay. Pero ikaw, sabi mo, hindi mo pa siya mahal. So, nag-second thought ka. Pakiramdam ko sa'yo, Bess, hindi mo siya ganun kamahal. Parang nagdadalawang isip ka. Tandaan nyo, pagpakasalan nyo ang isang afam, dapat 100% sure kayo na yan na yun. Wala nang iba. Hindi na kayo maghanap ng iba. Kasi pagkasal ang usapan, hindi yan pwede. Ay, kasal ka ngayon, bukas, huwalay na, maghanap ka na iba. Ano yan, girlfriend, boyfriend? Kasal na eh. So ngayon, nagdadalawang isip ka eh, sabi mo dito, actually, hindi ko pa siya mahal. Ganun, hindi pa siya mahal. So wala ka pang feeling sa kanya. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Bess, sa mga karamdaman na meron si Afam, okay lang ba sa'yo? Yung mga nalaman mo, sabi niya may genital warts daw siya. Mga warts, baga, natatanggal naman ata yan. Yung mga warts ata yung mga tumutubong ganyan. Nag-iisip ka nga, ano ba yan? Pag ganyan pagkasalan ko, ano ba yung mga nangyayari dyan? So, inisip mo, ano ba yan? Wala na ba ibang Afam? Bakit ito na lang?
Ito na lang ba? Yan ang malaking question mark. Yan na lang ba? Yan ang tanong. Ang tanong, ang sagot dyan sa iyo, ang ikaw makasagot dyan, Bes. Okay lang ba sa iyo? Ang mga narinig mo sa kanya, kung sakaling totoo yun, okay lang ba sa iyo? Kung hindi okay sa iyo, Bes, ngayon pa lang, prangkahin mo na yan. I'm sorry, I don't feel anything from you. Kaysa naman magsayang pa ng oras, Bes, magsayang ng panahon, magbigay pa ng todo effort si afam sa iyo, tapos hindi ka pala sigurado sa kanya, hindi mo pala siya mahal. Ang hirap pakasalan ng isang taong hindi mo mahal. Kahit afam pa yan, Bes. Pag hindi mo yan mahal habang buhay kang magdusa, habang buhay mo yung makasama, pag hindi ka sure sa kanya, prangkahin mo na yan. I'm sorry, but I don't feel seeing myself. I don't see myself being with you for the rest of my life. I'm sorry. I know there's someone else who deserve someone else better than me. Pag ganun ang feeling mo, pag halimbawa nang parang nandiri ka na hindi mo na, ano ba yan? Parang hindi ko siya matanggap na makasama habang buhay na ganyan siya. Pag ganyan ang feeling mo, sa dami-dami ba namang isdang lumalangoy sa dagat, Bes? Meron ka talaga ibang mahuli. Ibig kong sabihin dyan, pag hindi mo ganun kamahal si afam, pagkawalan mo yan, maghanap ka ng iba. Yun ang solusyon nun, Bes. And most of the time naman, pang yung mga lalaki dyan sa Christian Filipino, mga seryoso yan. Meron din mga pasaway dyan, hindi maiwasan yan. Kaya isumbong nyo yan, meron naman sila ano dyan. Pwede nyo makontakt sila. At pag most of the time, mga lalaki dyan seryoso yan, naghanap ng asawa yan. So pag sa'yo, sabi mo, ano ba yan, naguguluhan ako, hindi ko pa naman siya mahal. Hindi ko pa siya mahal. Ngayon, hindi ka sigurado, Bes, sa naramdaman mo. Sa dami-dami ng afam, hindi yan katapusan ng mundo, Bes. Hindi yan katapusan ng afam. Hindi yan ang nag-iisang natirang afam. Kung hindi ka sigurado, huwag mong pakasalan yan. Maging totoo ka sa sarili mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang afam. Ang daming afam kaya, yung feeling mo excited ka, feeling mo hindi ka na maghanap na ibang lalaki kasi nasa kanya yung gusto mo. Ang hirap nung gano'n. Ano ba yung mga naririnig ko sa kanya? Parang nandiri ako. Parang hindi ko type. Pero kung ikaw yung babaeng, I don't care. Mahal ko siya at gusto ko siya at siya yung gusto ko makasama habang buhay. So kung gano'n ang feeling mo, then go with the flow. Sundan mo lahat ng gusto niya. Just go with the flow. Mag-oo-oo ka dyan. Mag-suggest ka dyan or ipakita mo sa kanya, interested ka rin, interesado ka, gusto mo rin siyang maging asawa for life. Pero kung hindi yun ang feeling mo, nanggigil ka, parang tinula ka palayo, ay sign yan, Bes, hindi kayo meant to be. Hindi kayo meant to be. Sa dami-dami ba namang afam dyan? At kung may nagawa siyang tulong, hindi ka nangingi, may walang problema dyan. Wala siyang karapatang manumbat. Huwag niyong anuhin, Bes, yung you settle for less. Kumbaga, nag-ano ka na lang dahil afam to, dahil mukhang nag-share naman siya ng seriousness. Kumbaga, mukhang seryoso naman si afam, kaya siya na lang yung patulan ko. Baka wala nang makahanap sa akin na matino. Kung wala ang makahanap sa'yo, di ikaw ang maghanap sa kanila, Bes. Ganun lang yon. Actually, I met my husband na ako din ang naghanap. Naghahanap pa naman yung mga lalaking seryoso at mga babaeng seryoso sa internet. Kung hindi naman based on friends, ganun. Kaya sa'yo, Bes, give yourself a chance na ma-meet mo yung isang matinong afam, isang afam na thank you, Lord, ang masabi mo. Kung ngayon, hindi thank you, Lord, ang masabi mo, malaking question mark yan. Dagdag problema yan, dagdag stress yan. Kaya ang gawin mo, pag-isipan mo ng mabuti yan. Kung feeling mo hindi mo talaga siya matanggap, pakawalan mo na yan at maghanap ka na iba. Yun ang payo ko sa'yo, Bes. Huwag niyong pilitin ang sarili niyong mood dyan sa afam na hindi naman kayo sigurado, hindi nyo naman siya feel. Pakasalan nyo yung afam na excited kayo, may feelings kayo, na nakikita nyo yung sarili na you can grow old with that afam. Pero pag hindi mo feel yun, ako, sign niya na hindi kayo meant to be. Kaya magmula ngayon, Bes, you have all the opportunities. Nasa sayo ang lahat ng pagkakataong makatagpo ng isang afam na thank you, Lord, ang masabi mo. Kaya gawin mo yon. Kasi pag nagpakasal ka dyan, wala ka ng kawalan. Ang hirap pa naman minsan mag-divorce, magastos yan. Kaya ngayon, maraming salamat sa pag-share mo, Bes. Sana naliwanagan ka dyan. And huwag kang mag-alala. Ang daming afam sa buong mundo. Baka makahanap ka ng mas bata pa dyan at mas excited ka pa. Ganun. Hindi ko naman ibig sabihin na hindi naman ibig sabihin na sundin nyo yung mga sinasabi ko. Sundin nyo pa rin ang feeling nyo. Kasi buhay nyo yan, Bes. Ang buhay nyo, nakasalalay sa inyo yan.
Kinabukasan ninyo, nakasalalay sa pagpili nyo kung sino yung afam na ngayon ang pipiliin nyo. Diyan nakasalalay kinabukasan nyo, best. At diyan din nakasalalay yung feeling nyo pag naging asawa nyo yan. Pag asawahin nyo kasi yung afam na excited kayo, may feeling kayo, eh, no matter what, kahit mag-away pa kayo dyan, musbong pa rin yung pagmamahal, nandun pa rin yun, kaya magtagal kayo. Pero pag nag-aaway kayo sa isang afam na hindi mo type, hindi mo siya feel, tas na, medyo nandiri ka pa, eh, pag nag-aaway kayo dyan, nagkulang na lang, eh, mood nyo isa, maghiwalay na kayo kaagad, pero may hindi na basta-basta maghiwalay, matrabaho. Kaya maraming salamat sa pag-share mo, best. Magbasa mo na ako dito. Walang pangalan yung number lang. Hi, ma'am. Hi, Ate Sally. Good evening po. Hingi unta kong advice. Unsa man, best. Nga advice. Ganon. Unsa, best. Ganon. So, reply ako dito. So, may time kasi na hindi ko mapansin to, best. Yung mga messages ninyo. Kasi nga, anak ko rin gumagamit nito. Kaya ngayon, magbasa ako dito. Kay sister, walang pangalan, best. Sa mga nag-message sa akin sa WhatsApp, ilagay niyo yung name niyo, best. Kasi minsan, numbers niyo lang yung lalabas. There's si Sally, kumusta po? Ako po yung nag-message sa inyo na tungkol sa kachat ko na nagta-typing. Na di ko nakita ng yung message niya. Na andyan, palagi ko po siyang nakikita. Nasasaktan po ako. Binigay ko lahat ng info ko. Pero ayaw niyang umalis sa dating site. Di ko na kaya magbayad ng 50-250 credits. Sandali lang yun. Maubos. Nagsulat po ako ng email sa kanya na binibitawan ko na siya. Marami pong afam na nag-message sa akin. Willing puntahan ako. Di ko lang sinasagot dahil loyal po ako sa kanya. Ay, kung hindi mo siya feel best, huwag ka na mag-loyal dyan. Iwalayan mo na yan at sabihin mo sa kanya, we're done. Ganun yon. And huwag ka nang magbigay pansin sa taong pasaway. Dagdag problema sa buhay mo. Patulan nyo lang yung afam na alam nyo talagang komportable kayo. At feeling nyo, thank you Lord kayo dyan. Pag ganyan, ay problema binigay, ako, basura mo yan, bigyan mo ng chance yung ibang afam. Ganon. Maraming salamat sa pag-share nyo, best. And ang bilis na, may lakad kasi ako ngayon. So, shoutout sa'yo, best. Kung sino ka man, ang pangalan mo, nakalimutan ko na. Ayan, shoutout sa'yo. And kay sister, ayan, wala din pangalan, best. Shoutout sa'yo. Hi, hello sis. Sis. Thanks sa pagbasa at ang response mo, sis, kami pa rin. Okay naman kami, sis, awa ng Diyos. Kaso wala pa siyang plan na mag-meet up kami kung kailan dahil daw sa work niya. Basta darating lang daw siya one day at dito ako sa Hong Kong, sis. Araw naman siya nag-chat or call pag free sa work. Ang time niya, as usual, nasa monitor ako ng laptop niya habang nag-work siya. Inspiration kanya, best. Never siya nagbanggit ng pera o ganun din ako. Mahirap na tulad ng sinabi mo sa mga vlog mo, sikat tayo sa mga ganyan dahil sa gawa ng iba. Pero di pa rin ako lubos na umaasa, sis. Thanks so much, isa ako sa taga-subaybay ng lahat ng mga vlog mo. God bless you and your family. Ingat palagi. Maraming salamat sa iyo, best. Kung ano man yung pangalan mo, nakalimutan ko. Shoutout sa yung lahat dyan. Sa mga nag-message sa ating WhatsApp. Yung iba sa sunod na lang. Shoutout sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.